Magandang hapon mga parikoy. Panibagong tutorial video na naman tayo. So ang gagawin natin ay share natin kung paano mag-offset ng cable tray na 150 by 100 mm. Bali ang formula natin ay gagamitin ay 60 degrees in 6 cuts. Bali anim na B-cuts siya. So bali ito pala yung mga formula natin. So ang given natin na sample na cable tray 150 by 100 mm. So, bali itong mga formula niya. So, bawat B-cut natin, ay meron tayong 5.3. 5.3 bawat B-cut. Sa 6 na yan. Apat, sa 6 na B-cut. 5.3. Tapos yung travel niya ay 28.5 centimeters. Simula dito. Yan. Yan ang travel natin. So, bali ito pala yung formula ng travel natin. So, ito yung formula natin na 0.866. At tapos, yung given natin na yung given natin na yung distance natin, ito, ganito, ay 500. Bali, didivide lang natin itong yung 500 sa 0.866. Yan, bali ito na yung labas niya. 577 sa millimeter. I-convert natin sa centimeters, 57.7 lang yan, centimeters. So, bali itong niya, bali itong yung travel niya. So, sa B-cut naman, ito yung formula niya. 0.176. Yan ang formula niya. So, gagawin lang natin, ta-times lang natin sa sa 150. Ito yung 150, ito yung lapad ng natin. Ito yung lapad ng cable tray natin. I-times lang natin yung 0.176 sa 150. Bali, ito na yung labas niya. 52.8 sa yan, sa millimeter. Convert natin sa centimeters, 5.28 lang yan. So, round off na natin ito ng kasi nasa 8 na siya eh. Round off na natin sa 5.3. Kaya yung bigat natin, naging 5.3 na. 5.3. Yan. So, bali yung gawin pala natin, ay yung horizontal offset pala tayo. Kasi kukunin natin yung lapad niya, ito yung width. Yun, ito yung babalihin natin yung lapad niya. So ngayon, ito pala, kaya naging 28.5 lang to yung travel natin. Kung tutusin yung travel natin ito ay nasa 577 or 57.7 centimeters. Ang ginawa kasi natin ito, naglist tayo ng 29.2. Naglist tayo ng 29.2 para makuha natin yung 00 na yung sukat niya, yung travel niya. Makuha natin itong travel niya. Bali itong travel niya, Ito yung 57.7 sa centimeters yan, centimeters. Kaya naging 28.5, naglist tayo ng 29.2 para makuha natin ang 00 nito. Yung kukunin kasi natin itong yung 50 cm o 500 mm na yung distance niya. Yan. So ngayon, kita natin itong nakuha na natin itong mga formula niya kung paano yung sukat ng B-cut niya tsaka yung travel niya. Tingnan natin sa actual kung tama itong yung travel niya na 57.7 cm tsaka yung 5.3 na B-cut niya. Subukan natin tingnan sa actual kung eksakto. So, bali ito, nakahanda na yung subukan natin itong katingin yung sakto itong yung formula niya na 57.7 yung travel niya tapos yung B-cut niya ay 5.3. Ito ba, nasukat ko na rin siya. Yan. Tatlo-tatlo siya. Tatlo sa kabila, tatlo din. Ito. Balang gagawin pala natin ito. Ayan yung horizontal, horizontal offset. Yung kukunin natin yung 150 yung lapad. So, katingin mo natin ito para makita natin kung sakto yung burumbula niya.
So ito na mga parikoy, bali 6 na bigat yung ginawa natin. So ganito, bawat bigat niya ay 5.3. So ito nga pala mga parikoy, ina-apply pala ito ng mga pagganito mga bali. Pag halimbawa, nasa 800 or 1,000 or 1,200 na yung lapad ng mga kibutro natin. Kalamitan ang ginagamit ito, magganitong mga ina-apply na ano, para yung kable natin hindi ma, ano, hindi stress masyado pagliko. Lalo na pag mga malalaki yung mga kable. Kaya ginagamitan natin ng ano, ng 6 cuts or 4 cuts. Kasi pag dinalawang bari lang natin to, medyo matapang siya. So, stress yung ano, yung kable niya pagdating sa kanto. Lalo na pag puno yung ano niya, yung cable tray. So, kaya ina-apply sa mga ganito, pag mga ganito mga bali, pag mga malalaki yan ang cable tray na, pag mga 800 pataas na, tapos yung mga malalaki na yung mga kable. So ngayon, tingnan natin kung sakto itong ano, yung bikat niya. Pamaskin tip mo natin para makita natin. So ito pala yung natin mga parikoy. Bawat travel pa rin ito, 18 cm. Tapos yung bikat niya, ay ano, 5.3. Tapos yung, ito na yung list, ay ano niya, yung travel niya, 28.5 na lang kasi nag-list tayong ano, ng 29 point yung nilis natin para makuha natin yung 00 sukat. Bukan natin sukat kung sakto. So, bali ito, ganito lang mga parikoy, purma niyan. Ganito. Ayan. Itong purma niya, pag nabali niya. Pag sakto nito, pag halimbawa, malaking cable tray babaliin natin, ganito na siya. Ganyan ang purma niyan. Ang kagandahan na ito mga ganito, kasi pagdating nito sa mga kantuhan, di ba, malaking kable, hindi siya masyado stress, kasi nakaano siya, nakatatlong bali tayo eh. Ayan, pag ganyan. So, kasi pag dinala, pag 2 cuts lang natin to, kabilaan, isang cut lang, isang cut, sobrang ano to, sobrang stress. Kasi nasa ano tayo, nasa 60 degrees yung bali natin eh. Subukan natin sukatin yung ano, kung sakto yung ano niya. Yung sukat niya. So bali ito, titingnan natin yung 50 niya, ito. Ayan, 50 cm. Tingnan natin ito kung sakto. Ayan, sakto-sakto yung sukat to. Sa 50. Ayan.
Yan. Wala na kasi tayong ano, papel na malapad. Kaya dito na tayo kumuha ng, ano, ng sukat sa misa. Pali yan. Yan ang sukat niya. Kinantuan lang natin yung misa. Sinukat natin. Yan ang sakto-sakto yung ano niya. Yung bigat niya na 5.3. Yan, mga parikoy. So, ganun lang. Parikoy kadali pag ano. Pagbali ng anim na bigat sa cable tray. So, kung maka-experience kayo ng mga malapad na cable tray, kumbawa, mga 800, 100, 1,200, na pag malaki yung mga kable, ito ka nila na ina-apply pag ano, mga bali ganito, para hindi masyado stress yung kable niya. So, yun lang mga parikoy. So, salamat sa panonood.